sa'yo at sa pamilya mo. Namatay si Papa. Sinira mo ang buhay ko. Kaya sisirain ko rin ang buhay ng mga paborito mong anak. Kalaban ang mga kapatid ko. Kaya uunahin ko na sila bago pa nila akong madisgrasya. Malapit na raw pong matupad ng mga apo niyo ang kanilang tadhana. Sana magtagumpay si Gem at Crystal. Pati na rin yung panganay na anak ni Iris. Sana magtulungan sila. Imbis na nag-aaway. Nito Nier, eating ang kaisin. Anak, marahil ay masaya daw po si Iris, ang anak niyo. Pero hanggang ngayon, wala isipan pa rin sa akin kung paano siya namatay. Tsaka, yun lang na makita ko. Para matahimik na ako at tuloy na matanggap ko ang pagkamatay niya. At ang grupong itim na uwa, sa iyong pumatay kay Iris, sa anak niyo. Maraming taon na lumipas. Siyempre, nasasaktan pa rin ako. Bakit naman kinakailangan pang mamatay ni Iris? Bakit kailangan anak ko pa? Hey, Uya, kanang sasala ni Daniel. Tansi, taman ufa, juzi. 预言的发生。Lola, kahit daw po napatay ng itim na awak si Iris ang anak nyo, hindi pa rin pong mapipigilan na propesiya. La! Bonsuela! La, okay ka lang? Okay ka lang? Anong nangyayari sa'yo? Anong ginawa mo sa lola? La! Bakit?
Okay ka lang, La? Uy, ba't ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Naku, ayong ginawa mo kay Lola, ha? Wala. You, La! 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 Hindi, huwag kang overacting. Natuwing lang yun. Natuwing lang. Uy, naman pala. Ay, naku. Ay, makangiti. May pick up pa dyan. Okay, guys. Tama na yan. Let's go. Simulan natin to. Tayo. Places. Double time. Stretch muna tayo. Okay, and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and other side. 3, 4, 5, 6. Two. OMG! Four. What the hell? Ano ba? Nagtitingin ba tayo or what? Si Lola! Lola's in danger! Bakit? Ano nangyari? Ano nakita mo? May libing ba? Eh, buhay pa ako eh! Malamang. Eh, cementerio to. Eh, bakit may mga nakaiting mo? Ayun, no? Ay! Sangxing, tama lang la. Ano raw? Mag-iingat tayo. Sila daw yung mga itim na uwak. Ay! Kailangan ko umalis. Delikado. Kailangan ko siyang puntahan. Hindi pwedeng nandito ako. I can't afford to be here and do nothing. I have to go. Walang aalis. Hoy! Ano ba ang problema mo? Tama na, tama. So, emergency at top priority din tong mission na to. And I don't need a whiny brat on this team. Okay, pal. Asado mo na muna. Ano? Isin daw natin. Tulungan niyo po ako. La, humawa ka na. La, kumapit kang mabuti. Ay, nakakatakot. Tulungan na. Tigil lang. Saan ka po? Tigil. Tama na. Yes, I want you guys to train. Pero sino nagsabi sa'yo na magpatayang kayo? Ha? Sir, pasensya na. Pero, ang titigas kasi talaga ng uno ng mga descendants na yan eh. Si Posadas, sobrang weak. Si Davino naman, sobrang tapang wala naman sa lugar. No, ikaw ang wala sa lugar. You are overstepping boundaries. I'm sorry, sir. You're dismissed for today. Sir, bakit? Like I said, you are overstepping boundaries. Ano to? What happened? Parang na-detect tayo ng Team Urduja eh. Na-inhack natin sila. Kasi dito, wala na activity yung network na hinack natin. Alam mo, magaling ka, Riker. Bakit tayo nabuko? Bakit kaya hindi natin iyak sa panilang network, gaya ng dati? Pwede. Pero days. Days, bago ako ulit ma-figure out yung vulnerability ng network na yun. Panayhanap natin dyan sa pesting sash jewelry na yan. Tapos ngayon, mawawalan pa tayo ng access sa system ng Team Urduja. What the hell is going on?
fix it! Drink our worries away. Long time no see. And kiss. Oh my God. Astrid. There. Ang nawawalang kwintas. Isang kwintas na ayon sa copper plates ay matatagpuan sa isang dating kaharian. True, pero hindi pa natin alam kung anong kaharian yung sinasabi nung nagsulat nito. Wait, wait. So ang ibig sabihin niyan, nahulaan nila centuries ago kung saan matatagpuan yung kwintas? Most probably. Kasi historically, mga babaylan naman talaga ang sinaunang historians ng pre-colonial Philippines. So, malamang sa malamang sila rin yung may powers to know kung saan yung resting, you know, the final resting place ng mga important treasures. Ang galing nun. Ang galing nun talaga. Pero, paano yung nangyari sa Sash? I mean, natagpuan naman natin from the copper plates, pero naitakas naman sa atin. Well, only time and destiny will tell us kung kailan maibabalik to sa dati niyang location. Para makuha na natin. Well, don't worry kasi continuous naman ang paghahanap sa Sash jewelry na ito and hopefully, hindi pa siya nakakalabas ng bansa. Pero habang wala pang update doon, mag-focus muna tayo sa necklace. Teka, RK, nakasulat pa dyan kung ano yung powers ng kwintas? Narito ang hiyas na ibig mong isuot, mahal na Hara. Ang lupit na ito ay nagbibigay sa akin ng kakaibang bilis at liksi. Sa loob at sa labas ng laban. At hindi ito mapapantayali naman. Kahit pa ng dumuluong na nanghahamak sa akin. Tunay ng kamangha-mangha na Hara. Sana nga ay sapat na ito upang malupig at magimbal ko ng aking mga kalaban. Kaya tipunin mo na ang lahat ng kawal sapagkat tayo ay sasalakay na sa dalampasin. At tuluyan na ngang nagapi ni Hara Urduja ang mga Mongolian warriors ni Kublun nang dahil sa kwintas. Kailangan na natin makuha yung necklace bago makuha ng kalaban. Saan ba natin matatagpuan? Well, base dito sa na-decode natin, may tatlong dating kaharian ang pwedeng panggalingan nun. Ang may na maring nasa Laguna, Dibay, ang Tondo sa Metro Manila, at pangatlo, dito sa kabundukan ng Bulacan. Okay, so alin doon sa tatlo? Biruin mo, dating friends with benefits. Ngayon, mortal enemies na pala dahil sa magkalabang grupo. Biruin mo din, ng plot twist. Ang pinagkaiba lang, ikaw, leader ng team mo.
Eh, ako follower lang. Kaya nga late ka na nalaman yung classified info na ikaw pala yung tinutugis ng Mission Urduja. Come on. I'm sure you're one of the best in your team. How I wish. Wala nga silang pakialam sa akin dun eh. Ginagawa ko lang naman yung trabaho ko. But my boss never seemed to appreciate me. Patong may kasalanan, ako patong mali. Sana lang na-appreciate ng team lahat ng inputs and efforts na ginagawa ko para sa grupo. Well, you can hope. Or you can see it as bagay ka sa team natin. Pinipirata mo ba ako? What I'm trying to say is, you can be in both teams. Paano? Kailangan ko ng mole sa Team Urduja. Kailangan ko ng mata. Kailangan ko ng mga tenga. Para malaman ko lahat ng galaw niya. We have a deal.